Good day, mga uncle! Kumusta na ba kayo? Ako? Okay na okay. Kasi ngayong araw na to, tuturuan ko kayo o bibigyan ko kayo ng tips paano linisin ang fish cage gamit ang bagay na ito. At kung ikaw ay fish keeper, para sa'yo ang video na ito. So, ang tawag sa bagay na ito is hose o tubo. Ito ay may taas na 1 metro. Ayan. So, mabibili ito sa hardware. Ngayon ang bahala kung saan kayo bibili. Basta, ganito. Ito, mabend. Ito talaga yung ginagamit ko sa paglilinis ng aking fish cage noon pa. Hindi pa ako nagba-vlog. May isda na talaga ako. Mahilig kasi akong mag-alaga ng mga isda. Tulad ng mulis, mga guppies, mga goldfish. Tuturo ko sa iyo o sa inyo kung paano maglinis gamit ito. Bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell para updated ka sa mga bagong videos na gagawin. Mag-comment ka na rin at i-type ang hashtag UncleVJTV para ma-shoutout kita sa next video na aking gagawin. Let's go! So ngayon mga uncle, pupunta na tayo sa aking fish cage. So ayun mga uncle, nandito na tayo sa aking fish cage. Kita nyo naman, napakadumi na at ang rami ng tae ng isda. So ngayon lilinisin natin gamit ang tubo na ating kagamitan. So simulan na natin mga uncle. Yan mga angkol, tingnan nyo yung fish cage ko, napakadumi. At lilinisin natin gamit ang hose na ito. Dapat kung gagamit kayo nito, dapat yung isa naka-elevate at yung dulo naman ay yung sisip-sipin. Tingnan nyo kung ano ang aking gagawin. Ito na mga angkol, sisimulan na natin. Dapat nakaganito mga angkol. So mga angkol, kung gusto mo talagang ingatan ng iyong mga alagang isda, so mas advantage ang ganitong uri ng paglilinis ng ating fish cage or trapal pan dahil mas better na hindi sila ma-stress. At mga angkol, isa lang ang iyong kinakailangan na gamit, which is yung hose. Tapos, sobrang
dali pa at hindi kamahalan dahil kadalasan meron na tayong hose sa bahay na hindi naman nagagamit. So tingnan ninyong mabuti mga angkol kung paano linisin ng hose ang mga dumi ng isda. So ayun mga angkol, ang kinalabasan ng ating paglilinis. Kita nyo naman yung diferensya o yung difference kanina at ngayon. Kita nyo naman kung gaano kalinis gamit ang ating tubo. So yun lang at maraming salamat. Sana may natutunan kayo sa aking tips na binigay sa inyo. Maraming salamat po. So ayun na mga angkol, tapos na tayong maglinis sa ating fish cage o sa aking fish cage. Sana naman may natutunan kayo sa tips na aking binigay. At kung may tanong kayo, i-comment nyo lang sa baba at sasagutin ko ang mga tanong ninyo. Sana po may natutunan kayo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang bell button para updated ka sa aking video na gagawin susunod. Maraming salamat.